Hindi pa ako kumakain ng malamig, no, hindi pa ako kumakain ng matamis. Ang ganda ng boses ko. Pag kumanta ako ng Rain Gentle Falls. Today while the blossom, the falling leaves is by the window. Alam mo, tawag-tawa yung mga tao sa akin. Ang ganda ng boses ko. Eh wala, palakain ng matamis, palakain ng malamig. Yun, laging sumasakit yung tonsil ko at sabi ng Dr. Kapula, ENT, ooperahin, ooperahan ka na. Alam nyo, nabasa ko sa Bible na ang Diyos ay hindi lang pala nagpapatawad ng kasalanan, ang Diyos ay hindi lang pala nagbabago ng buhay, ang Diyos din pala ay nagpapagaling ng ating mga karamdaman. You see? Ang Diyos pala nagbabago ng buhay. Ang Diyos pala nag-aalis ng bisyo at kasalanan. Ang Diyos pala ay nagpapatawad. Pero ang Diyos din pala ay nagpapagaling. Alam mo, nabasa ko sa Bible, ang Diyos ay nagpapagaling. Sabi ni Dr. Kapula, o-operahan kita one at a time. Unahin ko yung sinusitis mo, then secondly, then next is yung tonsil pharyngitis mo. Alam mo, nabasa ko sa Bible that the Lord is our healer. Sabi ng Exodus 15:26, He is the God, our healer. Sa alatay ni Jesus na kanyang natamo sa krus sa Kalbaryo, tayo ay gumaling. Alam mo, hindi na ako nagpa-opera. Okay na. Hindi masama ang uminom ng gamot, hindi masama ang magpa-opera, ginagamit din ang Diyos yan. Hindi rin masama ang magpamasahin, magpahilot, ang masama, magpatawas, magpaalmularyo, yun ang masama. Kasalanan po yun. Basahin nyo ang Leviticus 18 and Leviticus 19. Makikita nyo dyan ang maraming bawal. Bawal din ang mga nagpapatato sa katawan. Bawal din yung mga lalaking naghihikaw. Bawal yun. Babae, pwede. No? Kahit pansin, pwede rin. So, mga minamahal, alam nyo, hindi ako nagpa-opera. Amen? Amen po ba? Hindi ako nagpa-opera. At alam nyo, himala sa himala ng Diyos. Pinagaling ako sa tonsil pharyngitis at sinusitis. Kaya kung sa oras na ito, ikaw ay mabisyo, ikaw ay makasalanan, ikaw ay nabubuhay sa kamalian, kaya kang patawarin ng Diyos at kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay. At kung ikaw ay may karamdaman, kaya kang pagalingin ng Diyos. Sapagkat Lucas 1:37, with God, nothing is impossible. And Mark 9:23 says, nothing is impossible to him that believeth. Amen? Walang imposible sa Diyos sa mga taong may mananampalataya. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon, ako po'y na-born again. At alam ninyo, nung ako'y na-born again, nakita ko, kulang ng kulang ang praise and worship ministry. Kulang ng gitarista. Nag-apply ako. Sabi ko, bigyan niyo ako ng mga kanta natin sa Panginoon kasi ka buborn naging ko lang I-offer ko yung talento ko, maging gitara ako. Ang mga tinutugtog ko noon, usually mga rock. Ang pinapakinggan ko noon, DCRJ, Rock 81. No, lagi ako sa mga jamming. Mga tugtog namin yung mga highway star. Mga Maria Capra Band, Juan de la Cruz Band, Mike Hannibal, Pepe Smith, Jimi Hendrix, yung mga nagpapayak ng gitara, mga nagsusunog ng gitara, mga nagwawasak ng gitara. These are all my idols. No? Pero ngayon, wala na akong idols. Kahit yung mga taga One Direction, hindi ko sila idol. Idol nila ako. Mas guwapo ako sa kanila. Amen? Amen. Glory to God. So, inoffer ko yung talento ko. Pinag-aralan ko yung mga kanta ng sa Panginoon. Yes, alam nyo, nung narinig ng mga kapitbahay ko, na iba na yung tugtog ko, nung una yung mga tugtog ko, jan-jan-jan-jan-jan-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ganun talaga. Biglang nakita ng mga kapitbahay ko, iba na tinutugtog ko. This is the day, this is the day that the Lord, nung unang panahon, ang tugtog nung unang panahon, mabagal pa, hindi pa mabilis, that the Lord has made, we will rejoice. Jesus is the way, the truth and the life,
His banner over me is love. Mga ganun pa yung mga tugtog, no? Nung nakita ng mga kapitbahay ko, iba na tinutugtog ko, ito sabi nila sa akin, wah! Si Ricky! Baduy! Baduy! Sabi nila sa akin. Pero okay lang! Kahit hindi na ako rocker, baduy na ako. Okay lang! Masarap sa kalooban! Dahil pinatawad ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay, at ang kagandahan pa, naglilingkod sa Diyos. Lagi kong sinasabi sa marami, mahalin mo ang Diyos at ang tawag mo higit sa lahat. Mahalin mo ang Diyos at ang tawag mo higit sa lahat. Silang lahat ay mawawala, silang lahat ay lilipas, anumang relasyon ay lilipas. Pero ang pag-ibig at ang paglilingkod natin sa Diyos at ang pag-ibig at ang paglilingkod at ang pagsamba natin sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi ang maglalaho, hindi mawawala kahit kailan. Nakikinig pa ho ba tayo? So, mga minamahal na yun, nagsimula akong gitarista. At alam nyo, nung ako'y naging gitarista, tuwa-tuwa sa akin yung mga tao, tingin kayo sa akin. Kasi dahil nga rocker ako, alam mo yung mga rocker, very passionate yan, very emotional yan eh. Yung pag nakakarib ng mga tugtog, gumaganyan-ganyan talaga yan eh. Yan talaga yung mga rocker. At pag talagang humawak ng gitara yan, pinapayak. Ganun talaga kami. Kaya nung napornagin ako, hindi ako napapakali sa isang lugar. Talagang nakatayo talaga ako habang nagigitara ako talaga. Yung gitara, ginaganyan ko talaga. This is the day, this is the day that the Lord has made. We will, mabilis yung kanta namin, we will rejoice, we will rejoice and be glad in it. Pinapaikot-ikot yung gitara, yung ginaganyan ko yung gitara. This is the day, totoo yun. Eh, para sa Panginoon na yun eh. Hindi uso yung mga tuk-tuk-tuk-tuk ka, ganyan-ganyan ka, ganyan-ganyan ka. Hindi yun. Walang buhay yun. Talagang yung gitara mo unang panong, ginaganyan, inaakad ko pa yan, oh. Tumantuwa sa akin yung mga attendee, tumantuwa kasi talagang bigay na bigay para sa Panginoon. Amen! Yes. Alam mo, tingin kayo sa akin, kung nung unang panahon, bigay na bigay ka para kanino, o bigay na bigay ka para kay Satanas, di ba? Di ba sa mga inuman, di ba? Lalo na pag umiinom, di ba? Pag inuman, medyo managihay ka na, di ba? Medyo nabubuang ka na eh, nabuburyong ka na, nawawala ka na sa kaisipan mo, di ba? Tapos medyo lasing ka na ng konti, nawawala na yung hiya mo eh, di ba? So, tatayo ka na. Sayaw karting, igiling mo. Sabog ka na eh. Ganyan eh. Wala, hindi ka na nahihiya. Pag may mga tama ka na, hindi ka nahihiya. Tsaka sa pag may mga jam, may nag-rhythm, may nag-bass, may nag-lead. Walang hiya-hiyaan yan. Mga talaga, mga walang. Wala kaming hiya. Nahihilig pa ho ba tayo? So gano'n, talaga walang hiya. So kay sa akin, kung noon nagagawa mong i-offer ang talento mo kay Satanas at hindi ka nahihiya sa mga kainuman mo, sa ka-partners in crimes mo, ka-partners in vices mo, eh hammers ba sa Panginoon na hindi mo siya paglingkuran at ialay mo ang iyong talento, ang iyong buhay sa Kanya at hindi mo siya ikahiya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pag na-born naging ka na, dapat makapal na ito. Hindi ka na nahihiyang nagmimigay ng tracks. Hindi ka na nahihiyang nag-i-evangelize, nagpa-follow up. Lalo't narinig natin ngayon, may gawain na yung Makati, yung mga kapatid sa Makati, bihira ng mga attend dito. May gawain na sa Kamarin, yung mga kapatid sa Kamarin, bihira ng mga attend dito dahil may sarili ng gawain sila roon under the Kingdom Peace Fellowship. Kaya dapat tayo palagi rito, hindi lang laging present, laging nagtagadala pa ng iba pa. Amen? Kasi may sarili silang gawain din eh. May sarili silang gawain sa kamarin eh. Pihiran sila ito. Maaring makasama natin sila baka isang beri, isang buwan, sa communion or baka sa anniversary nila. May taa pa ho ba? So dapat tayo ay laging dumadalo at laging may dalang kaluluwa. Kasi kung magamit saan, misa malayo sila, hindi na maka-attend dito, nilagyan na lang ng
gawain doon. Malayo sila roon, nilagyan na lang ng gawain doon. No? Mga anniversary na lang natin sila, siguro mga kasama o baka communion time. Kailangan silang lumos dito, pero doon na lang sila. Yun, no? Yung gawain natin sa mga makati, pinamumunahan ni Pastora Tonet Miano. At yung gawain natin sa Kamarin, pinamumunahan ni Pastora Elmi Clarete. Wow! Impossible dream! Talakpakan natin ang Lord sa kanilang mga buhay! So, yan. Yan po yung mga ano, mga magagandang ginagawa ng Lord. Kaya, kung noon, nahihiya ka sa mga o hindi ka nahihiya na nasa bisyon kasalanan, kaya mas para sa Panginoon, hindi ka dapat nahihiya. Amen? Hindi ka dapat nahihiya na nagbibigay ng tracts, nagpa-follow, nag-evangelize, nagbibisita. Hindi ka nahihiya tumutugtog, umaawit, sumasayaw sa Panginoon. Hindi naman sa tinataas natin si Jan, no po. Hindi niya man nakikita, iba siyang pumalo. Hindi niya napansin. Kasi una, anointed siya. Ang Diyos ay sumasa kanya. Pangalawa, hindi siya kasi nahihiya. Pag mahiyay ka, wala kang ma-evangelize. Pag mahiyay ka, wala kang napapaduak. Pag mahiyay ka, wala kang nadadala ka na Sunday. Hindi ka nakakapag-share, hindi ka nakakapag-turo. Pag mahiyay ka, hindi ka makapag-tamburin, hindi ka makasayaw, hindi ka makaawit. Lagi na nakatago. Hindi ka makapag-gitara, nakita ng mga taong ginaganyan mo talaga para kay Jesus. Hindi kami noon, hindi kami nahihiya eh. Para kay Satan, tinataas namin yung gitara na. Eh, para sa Panginoon, bakit ka mahihiya? Diba? Ilabas mo lahat ng talento mo para sa Panginoon. Amen! 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 Palakpakan natin si Lord. Alam mo, eh ang Lord, natuwa ang Lord sa akin kasi nangangarap ako na umahon ako sa kahirapan. May gusto ng Lord na mayroong pangarap eh. Pangalawa, nangangarap ako na yung mga magiging anak ko huwag nang makaranas ng hirap na dinanas ko. Gusto ng Diyos yun. At natuwa ang Lord kasi nung ako ay naligtas na born again, tinanggap ko si Christ bilang Lord God Savior ng buhay ko. Natuwa ang Lord. Bakit? Kasi nag-offer ako ng buhay sa Kanya, ng talento sa Kanya. Hindi ako in-approach ng sino paman. Ako ang nag-usa. Sabi ko, kulang ng gitara yung gitariste. Meron akong alam sa pag-gitara. Bigyan niyo ako ng mga chords. Uuwi ako ng bahay, pag-aaralan ko yan. I-offer ko ang buhay ko at talento ko sa Panginoon. Nakita ng Diyos, natuwa ang Diyos. Alam mo anong ginawa ng Diyos? Tinawag akong mangangaral. Binitawan ko yung gitara. Binigay ko na sa iba. At hinawakan ko ang Bible. Binasa ko ang 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus, the pastor epistles, para pag-aralan ng malalim paano magpasto. Nakikinig pa ho ba tayo? Nung nakita ng Diyos yun, lalong natuwa ang Diyos. Alam niyo ang ginawa ng Diyos? Pinag-full-time niya ako. At nung ako'y nag-full-time na, natural, wala nang trabaho. Yung tinapos kong kurso, hindi ko na napagpatuloy. Graduate ako ng 2 years, pupunta sa 5 years engineering, hindi natuloy. Hindi na rin nakapagtrabaho. Nakapag full-time na, nagsimula ang allowance ko, 10 pesos a week. At that time, nung ako'y nag-full-time, ang allowance ko, 40 pesos in a week. Paano ka mabubuhay nun? That was 1988. I started receiving 10 pesos every week. And na-promote ako, nag-increase. Tumatanggap naman ng 40 pesos in a week as a full-time pastor, recognized pastor. Sa 40 pesos na isang linggong love gift mo, allowance mo, misa may mga kapatid na aawa sa'yo, nagla-love gift sa'yo, tumataas misa ng love gift mo ng mga 190. Hindi sapat yun para sa loob ng isang linggo. Nakikinig pa ho ba kayo? Anong ginawa ko? Mula sa bangko ng Union Bank at mula sa bangko ng ng Family Savings Bank na ngayon ay BPI Family Bank na.
unti-unti ang savings ko daw ubos. Yes. Yung savings ko para sa future ko, yung savings ko para sa mga magiging pamilya at magiging anak ko, naubos. At nung kalahati na lang ang laman ng bangko ko, lumapit ang isang kamag-anak, hiramin ko yung pera mo, sabi sa akin. Ibi-business ko. Ibabalik ko na lang. Hindi ka naman makatanggi. Kaya pag may pera kayo, huwag niyong ipapaalam kung kani-kanino. Baka utangin. Baka hiramin. Huwag niyong ipapaalam kung kani-kanino na may pera kayo. Ibulong niyo na lang sa akin. Kasi baka malaman na kung sino-sino yan, utangan kayo. Uy, may pera ka pala. Utangin ko. So nalaman may pera ako, eh, inuutang. Ginagamit ko na nga lang yun para suportahan ang pagpo-full-time ko, binata pa ako, no? Inuutang pa yung kalahati, hindi ko nababanggit yun kung magkano'ng halaga. At binisnes talaga! Ang problema, nalugi ang business. Lipad, bye-bye ang pera ko. Eh, kinig pa ho ba kayo? Bye-bye ang pera ko! As in, bye-bye! Lalong naranasan ko ang hirap ng buhay. Sa simula ng pagpo-full-time ko, walang relo, walang pitaka, butas ang sapatos, pura whole year, maluluwag ang mga kasuotan, mga bigay lang ng kung sino-sino, bilang full-time workers, nasisimula yung church natin, walang matulugan, nakikitara ako sa si kaninong kamag-anak. Misal, inaabot ako ng gabi sa mga kapatiran, doon ako nakakatulog. Isang naalala ko noon, nakakatulog ako ng Marikina noon pag nagpa-Bible study ako roon. Doon tuloy ako nakapag-asawa. Kaya huwag kayong makikitulog kung saan-saan. Pero gusto ko sabihin sa inyong lahat na naging magkasintahan kami ni Pastor Raging, nagpakasal po kami, virgin siya. Nililiwanag ko lang yun. Capital V as in victory. Capital I, capital R, capital G, I-N, virgin. Virgin. Iga. Nakikinig po tayo. Wala pong laman yun. Wala. Meron siyang laman loob, pero walang laman. Kaya si J.I. isinilan yan sa isang tamang pag-aasawa. Nililiwanag ko lang ha, nakatulog ako ng Marikina, pero wala, wala. Hindi nga ka marunong naman ligaw eh. Ako yung niligawan. Este, hindi, hindi ko tukulin eh. Hindi, joke lang. So, nakatawa ko ba natin? So, ayun. At yun nga po, sa pagpo-full-time ko nga po, naranasan ko ang hirap ng buhay. Nakikinig pa po ba tayo? Nagpatuloy ako, pakisabi nagpatuloy. Di ba minsan nararanasan natin, pag na-born naging tayo, minsan maraming trials, di ba? Di ba? Kunyari, akala mo, di ba, pag wala kang pag-indig, pag hindi ka born again, dumadaan ka sa trials ng buhay, tama? Akala mo, pag na-born naging ka, mawawala na yung trials ng buhay. Minsan ka dumadami pa eh, tama. Pero ang kagandahan lang, pag born again ka na, may Kristo na, nakasama ka, na hindi ka iniiwanan ni pababayaan man, tutulungan ka niya para lahat ng problema mo ay mapagtagumpayan mo. Amen! Can you say big amen to that? Amen! At ako ay nag-full-time. Maraming trials ang buhay. Nung ako'y nang born again, maraming trials ang buhay, nagpatuloy ako. At nung ako ay nag-full-time, maraming trials ang buhay, nagpatuloy ako. Lahat ng mga alahas ko, naibenta ko. Ganon din si Pastor Raging, alahas niya, naibenta nga. Yung pera namin sa bangko, naubos lahat. So wala na kaming pera. Kaya naalala ko nga, meron tayong conference noon sa may Broadway Centrum, na isa ngayon sa pinagdarausan ng Hitbulaga. Nag-conference sa area. At habang tayo nag-conference, listen very carefully.
Bago tayo nag-conference, ang Tabernacle of Faith Christian Academy noon, wala pang sariling school, yan lang sila noon sa sini. Eh bago tayo nag-conference sila muna, nag-program sila. At yung ating kapatid, no, attendee natin, yung anak niya, eh may business sila eh. Meron silang minana sa kanilang mga magulang, particularly yung babae. Madali lang pinasok at sa eskwelahan ngayon, 19,000 in a year ang bayan, private Christian school. Madali lang nilang pinasok. Eh kami, hindi namin magawa yun. Kasi nga, by faith, full time kami. Nakikinig pa ba? Pero himala at himala ng Diyos, nabayaran po namin. Alam niyo, ang Tabernacle of Faith Christian Academy noon, medyo hindi pa maganda ang patakaran. No permit, no exam. Pag hindi ka nakapagbayad on time, magbabayad ka, may patong 5%. Ang laki nun! Alam mo, nabayaran namin yan, wala kaming utang. Pero dumating po ito, listen very carefully, kwento ko lang sa inyo, dumating po ito. Yan si J.I., pumapasok po yan, ang haba ng buhok, walang pagpagupit. Pumapasok po yan, sulsi ang damit, kasi nga yun lang ang kaya namin. Pumapasok po siya, may baon na hotdog, malalaglag. At sabi ng teacher niya, huwag mo nang pick-upin. Titingnan niya lang yung teacher niya, pipick-upin niya, pupunta siya ng CR, hugasan niya, kasi pag hindi niya pinick-up, wala siyang nakanin, magugutom siya. Ganun. At dumating po ang time, listen very carefully. Hindi ko alam kung anong level na siya nun. Simula ng school year, wala kami na ibayad. Meron pong upon enrollment, wala kami pera, as in wala. Alam mo ang ginawa lang ni Pastor Ragi? Simula ng klase, binbin niya si J.I., pinapasok niya. Yes! Wala kami bayad upon enrollment, wala, pinapasok niya. Takang-taka yung teacher, dahil sa student's list, wala siya. Tinitingnan yung pangalan niya, John Emmanuel R. Carillo, wala. Hindi enrolled. Eh, since na yun na Christian school, alam-alam ang palayasin siya. So, hinayaan lang siya umupo. Pero natural, pinatawag kami. Bakit hindi siya enrolled kung mapasok siya? Ito lang ang sabi namin. Ako sumagot, huwag po kayo mag-alala. Full-time workers po kami, by faith, no salary. Allowances lang. Huwag po kayo mag-alala. Bago matapos ang taon, babayaran namin yan. Dahil ang Diyos namin ay Diyos na hindi marunong magbigo sa mga taong totohanang tumatawag sa Kanya. Sana ganyan ka rin. Alam ko, nakikinig ka ngayon, nanonood ka, nandito ka, marami kang prayers sa puso mo. Pinapag-pray mo yung sarili mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo, sila ay nasa Pilipinas o nasa ibang bansa, don't give up. Never give up. Keep on praying. It works because God answers prayers. Amen? God answers prayers. So, masagot ang Diyos sa panalangin. At alam ninyo, bago matapos ang taon, bayad po namin, wala kaming utang. Hanggang ngayon, wala na si J.I. noon. Ang alam ko, anong year mo na? Third year? Third year na pa rin hanggang ngayon? At ako, gagraduate ka na. Ilang beses ka na mula ng third year? Hindi, joke lang yun. Third year na pa naman talaga? Ha? At third year, second sem. Sige, third year, second sem pala. Oh, nag-abali lang siguro ako ng bilang. Hindi, nagbalik kasi siya ng course eh. Accountancy ang course na noon kasi kayo nanggiliring na siya. Yun ang mga prusong kinukuha ng mga naglilingkod kay Kristo, paglilingkod kay Kristo. Hindi, joke lang yun. So, ano nangyari? Isa na ba ako? So, yun. Alam mo eh, sa buhay natin ito, di ba marami tayong, di ba, mga pre-request? Alam mo, huwag kang bibigay. Isa na masabi ko sa inyo, ito kasi problema ng marami tingin kayo sa akin.
Parang ang Diyos, hindi naman sumasagot sa panalangin. Hindi na nga maka-attend kung saan siya nalang magpunta. Parang ang Diyos, hindi naman sumasagot sa panalangin. Hindi na lang ako magbibigay, hindi na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Mali po yan. Ang tinuturo po ng Biblia, huwag kang bibigay. Dahil ang Diyos mo, pag tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, pag naglingkod ka sa Kanya, at kapag ikaw ay tumawag sa Kanyang pangalan ng tao sa puso mo, hindi pwede, hindi sasagot ang Diyos. Tiyak na sasagot ang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. At alam ninyo, pataas ang tuition fee nila. 19,000 ngayon, 60,000 na. Wala na si J.I. doon na dalawa na titira, si John Joshua at si John Joseph. They are paying 60,000 in a year each. Except, may iba pang mga pangangailangan. Nakikinig po ko tayo. At alam ninyo, mga minamahal, wala ko kaming papayad. Alam mo, siyang dating. Kasi ang eskwelahan nila noong unang panahon, Eastern Studied. Maligid lang na eskwelahan pero Eastern Studied. Diyan nag-aral yung mga anak nila Maricaymo, anak nila Isplana, anak ni Bob Santornado, Carla Martinez, la Alex Tinsay, mga reporter, anak nila Gary Valenciano, mga celebrity ang nandoon ngayon, ang natinang, nakikita ko nila na nakikita na nandoon yung anak ni Dulce. Yung mga awit. Oo, at ang asawa nun, doktor. So, lagi ko nakikita si Dulce roon. So, alam mo, wala kaming pambayad. Pataas ang pataas, parang 19,000, tumataas na. Ngayon, 60,000 na. Alam mo, siyang dating nila Gary Valenciano. Kaya nakita niyo, meron silang picture ni Gary V kanina. Totoo yun, hindi yun dinaya. Totoo yun. Marami pa sana silang picture, kakasama sila, pati yung anak ni Gary Valenciano. Kilala niya lahat yun. Lahat ng anak ni Gary Valenciano, kinala niya yun kasi maliit na school. Especially si Kiana, di ba no? Si Kiana kasi kabats niya yun, yung babae. Yung eskwelahan namin, na pinapasukan niya, dumating si Gary Valenciano, in-enroll yung mga anak. Eh si Gary Valenciano pala, may foundation. Shining Light Foundation. Kasama niya rin sila Dunita Rose. Na out of their incomes, sinusuportahan nila ang mga diabetic patients. And secondly, ang mga anak ng mga pastor o ng mga workers of God, sinusuportahan nila. Alam mo, nagulat ako, biglang may tumawag sa bahay. No? At pagtawag sa bahay, nakausap ko. Sabi gano'n, magpasa po kayo ng application, baka po makuha yung anak nyo, masuportahan ng Shining Light Foundation nila Gary Valenciano tuloy. At actually, nila Gary Valenciano yun. Nakikinig ako ba tayo? Alam mo, pumunta ako ng school, kinausap ko yung teacher. Ganun ako kaano eh. Hindi na kinakailangan gagawa ka lang ng application letter. Kinausap ko talaga. Ma'am, ipuslin nyo. Full-time worker po ako, full-time pastor po ako. Ang sinusuportahan nila, yung mga estudyante 85 ang grade pataas. Eh si Jan, hindi siya 85. First honor siya. Totoo po yun, walang pag-isyon ng kalig, pero honor po siya ng mga time na yun. Top 1. So mga minamahal, lalo siya qualified. Hindi siya anak ng pastor. Pastor din siya. Top 1 pa siya. Alam mo, purihin ang pangalan ng Diyos, nakasurvive kami. Sila Gary Valenciano at mga kita nila Donita Rose ang nagbabayad ng tuition fee niya. Ikinig ba kayo? Ano ang ibig kong tukuyin? Yung tanggapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, matatalo ka? Itotoo yan? Ang totoo lang, mananalo ka kasi mawawalan ka ng bisyo't kasalanan. Papasok ka pa ng langit. Yung maglingkod ka sa Panginoon, maghihirap ka. Isa nga nakikita ko yung mga umaalis sa paglilingkod sa Diyos. Inyong ano eh, inyong lalong napapalayo sa Diyos. Yung mga magulang, na may mga tawag, na pinipilit na nag-aaral ng
na ito. Eh kung kinakalabit ka ni Lord para iwanan ang mga pisyot kasalanan, pakalabit ka na. Sapagat ang sabi sa aklat ng Hebrews 9:27, tingnan natin si Sir Elma, pakiano mga yung Hebrews 9:27, dito na tayo magwawakas. Anong sabi ganun sa Hebrews 9:27? Ito na po ang magwawakas sa isang versikulong, itutuloy ko ang iba pang mga versikulo sa darating na Sunday. Ano pong sabi dito? Eh sabi ng marami, pag tinatawag tayo ng Lord, kinakalabi tayo ni Lord para Hebrews 9:27. Just as a man is destined to die once and after that to face judgment. Kung paanong ang tao ay nakatakdang mamatay. And after that, haharap siya sa paghuhukom. Anong ibig sabihin ng Hebrews 9:27? Ito na po ang magwawakas. Lahat tayo ay paki-ano nga natin yun? Yung word, yung mga words na yun. Death is certain. Lahat tayo ay mamamatay. Nakita niyo yung mga mukha ni J.A. kanina? Numaliit pa siya? Iba na sa mukha niya ngayon. Hindi mo na malalamang siya yun. Misa nga, marami siyang pictures, akala mo si Joseph eh. Misa nakala mo siya si Joshua, kasi magkakapatid nga. Pero siya yun. Pero nagbabago na ang ating mga mukha. Tingnan mo ang mukha mo 5 years ago, iba na ngayon. Tingnan mo yung mukha mo 10 years ago, iba na ngayon. Misa kahit na anong pigil natin sa ating buhok, dahil ang lahat ng tao ay nakatakdang mamatay. Death is certain. Death comes unexpected. Ang kamatayan ay dumarating na hindi mo sinasadya. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Maaring paglabas niyan, magundol na kayo, patay na kayo. Totoo yun. Maaring mamaya, matulog kayo, marikuyan kayo. Hindi na kayo magising kinabukasan. Hindi mo alam. May namamatay sa loob ng eskwelahan. May namamatay sa loob ng trabaho. May namamatay na siya'y pasahero. May namamatay na siya'y driver. May namamatay na siya'y konduktor. May namamatay na kumakain. May namamatay na naliligo. Di ba? Talagin mo. Iba't ibang uri ng kamatayan at ang kamatayan dumarating unexpected. Hindi mo inaasahan. So lahat namamatay. At anong sabing ganoon? Yung mga another mga iba pang mga words, sister. Judgment is true or real? Judgment is true and sure or judgment is real? Ang paghuhukom ng Diyos ay totoo. Sabi ng iba, oh magpapakasamaan na lang ako. Oh, sige, gagawin ko na lang ito, gagawin ko na lang ito. Gagawin na lang namin ito. Wala namang paghuhukom. Hindi totoo yan. May paghuhukom, sinasabi ko sa inyo. May paghuhukom. Judgment is real. Judgment is true and sure. Kung inaakala natin walang paghuhukom, may paghuhukom. May hangganan ng lahat ng bagay na lahat tayo ay aharap sa ating Panginoon. Pag napunta tayo ng impyerno, sabihin natin sa Panginoon, Lord, bakit ako nandito sa impyerno? Ang gagawin ng Lord, i-rewind yung buhay mo. Ayan, tingnan mo yung buhay mo ngayon. Panuurin mo. Ayan. Yan ang buhay mo. Kaya ka ngayon nandito sa impyerno. Next. Judgment comes after death. Ayan, ang maganda. Sabi ng marami ganito, pagdating ng mahal na araw, pumunta ka ng sementeryo, dalawin mo ang mga mahal mo sa buhay, ay mahal na araw, pista na patay. Pag hindi mo sila dinalaw, ikaw ang dadalawin nila. Mali yun. Ang patay ay hindi na bumabalik. At ang patay ay hindi na dapat kinakausap.
Eh bakit po may mga patay na nagpapakita? Nagpapaamoy yung mga penmanship. Kitang-kita namin, penmanship na yan. Hindi iyon ang mga mahal natin sa buhay na namatay. Si Satanas yun at mga evil spirit, kinopya nila ang ating mga mahal sa buhay na namatay. Kung tawagin sa English, familiar spirit. Familiar spirit. Say it! Familiar spirit. So, kinopya ang anyo, kinopya ang bango, kinopya ang kaayos, tangkad, penmanship, pananalita, kinopya. Lahat ginaya. Ganyan si Satanas. Lahat kayang kopyahin. Pwedeng bagan yung sirena, pwedeng bagan yung tikbala, pwedeng bagan yung shokoy, pwedeng bagan yung 20. Pwedeng white lady, pwedeng blue lady, pwedeng malaking pusang itim, pwedeng. Sabi ng marami, walang paghuhukom, may paghuhukom. At ang paghuhukom ay mangyayari, kailan mangyayari ang paghuhukom? Pagkatapos ng ating kamatayan. Ya, yeah, kunyari, buhay ako ngayon. Kumakanta-kanta pa ako, sisipul-sipul pa ako. Biglang nabundol ako, biglang nadulas ako rin sa akin. Ah! Ang bagyong ulo ko, patay ako. Oh. Judgment na kaagad yan. Yung kaluluwa ko, dalawa ang patutunguhan niya. It's either heaven or hell. Depende sa naging buhay ko sa mundong ibabaw na ito. Depende. Kaya kung inaakala ng marami, na hindi natin kinakailangan magbagong buhay, pagbalik loob sa Diyos, mali. For judgment comes after death. Darating ang kamatayan pagkatapos, ang pag-uho pagkatapos ng kamatayan. I'm very sorry para sa mga Katoliko, wala pong purgatorio. Walang purgatorio. Wala. Hindi totoo ang purgatorio. Kahit sino pang pinuno ng religion, walang purgatorio, walang purgatorio, hindi na mabasa sa Bible yan. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, langit na mga tsaka impyerno. At kapag nagpatuloy tayo sa ating bisyo at kasalanan, pag namatay tayo, impyerno ang ating pupuntahan. Kaya ang tanggapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay, hindi ka talo, pasok ka ng langit. At ang paglipuran mo ang Diyos, ang magligtas ka, magdala ka ng maraming kaluluwa at ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi talo. Sapagat nagpapasok ka ng maraming kaluluwa patungo ng langit. And not only that, dito ka nawawakasan ang kwento ko nang ako'y naglingkod sa Diyos, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Hindi ko nakitang nagkulang sa amin ng Panginoon. Kaya lagi mo hinahamon ng marami. Kayo nga may trabaho, kayo nga may negosyo, hindi nyo mapag-aral ang inyong mga anak sa private Christian school. Kami nga, walang trabaho, wala nga kami negosyo, paipit kami, napag-aaral namin, bakit hindi nyo kaya? Isa lang ang problema, ayaw nyo kasing manampalataya. Kulang ng faith. Pero faith can move mountains. Faith can move mountains. Ang mananampalataya na itutulak, ang itutulak. Serve the Lord even when trials come. Nothing can separate us from the love of God. Dapat ganun. Nadinig ng Diyos yung prayer ko, Lord, ayoko na po sa kahirapan ng buhay. Ayoko rin matikman ng aking mga anak ang kahirapan ng buhay. Ang ginawa ng Lord, kailangan mo muna mag-born again, kinakailangan mo muna magligtas. Ipaglipod mo sa akin ang buhay mo, akong pahana sa kinabukasan mo. Sipin mo. Binigay ko ang buhay ko sa Kanya. Akala tuloy ng mga taga-tabernacle of Faith Christian Academy, akala ko sino kaming mga mayayaman. At totoo naman, dahil ang Diyos pinayaman at pinasagaan namin. Dahil tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Anong masasabi ko ngayon before I close? Lahat ng mga may prophecy na kayo mula pagbabata, alam niyo ang tawag ninyo. Kayong may mga may prophecy na kayo pinapag full time.
At alam niyo kayo yung may calling at tumatakas kayo. So kayo yung tinatawag ng Diyos para magbagong buhay na at ang bitawan na ang bisyot kasalanan, hindi kayo talo. Alam niyo, sugaro lang ako ng unbeliever ako. Pag ako natalo, gagawa ko ng paraan para manalo uli, ahabulin ko yan. So tulang mandaya ako, talagang mandadaya ako talaga para manalo. Sugaro lang ako eh. At ang mga sugaro, hindi tumataya ng konti yan. Tinutodo niya na yan. Dahil ang gusto niya, talagang manalo siya ng malaki. Alam mo, ang tanggapin mo si Kristo bilang Lord and Savior ng buhay mo, minsan parang sugal. Ang tanong ng marami, paano kung pinitawag ko ang mga bisyo at kasalanan at wala namang walang langit, di talo ako? Di sayang naman yung bisyo at kasalanan, di ko na natikman. Hindi ka talo. Kung wala mang langit, wala mang impyerno, maganda ang walang bisyo. Ay talaga namang may langit, may impyerno naman talaga. E paano kung maglilingkod ako sa Panginoon? Di talo ang buhay ko. Maghihirap lang kami. Hindi ko po nakita ang naghirap ang aking mga anak. Never kong nakita silang naghirap. Never ko na kong nakita ang kami naghirap. Na chine-challenge ko ang mga kapatid, pasok mo ang anak mo sa private Christian school. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Bigay mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Taas noo kami na pwedeng sabihin namin napakabuti ng Diyos. Hindi nang bibigo ang Diyos. Isa lang ang natutunan ko sa Panginoon, pahalagahan mo ang Diyos. Ang tawag ng Diyos, ang ministerong paglilingkod sa Diyos, ang kanyang panawagan na tayo magbalik loob sa Kanya.